Okay, welcome back to my YouTube channel. This is RP Soundtrack and Mix. Magandang araw po sa inyong lahat. Our topic for today is all about DI Box Part 2. Yung Part 1 ay paano gamitin ang DI Box, the importance of DI Box. So, mas maganda panoorin nyo yung previous video tungkol dito sa DI Box para maintindihan, mas lalong maintindihan. So, ang part 2 natin ay yung passive DI Box versus active DI Box. So, saan po natin gagamitin ang active DI Box at saka yung passive DI Box. So, ang palatandaan na ano na active DI Box ay mayroon yung ano battery na 9 volts. Active siya, 9 volts. O mayroon siyang phantom power. So, yan po ang palatandaan na active DI Box. Yung passive DI Box ay walang power supply. Okay? Walang power supply. So, ngayon, saan po natin gagamitin ang ano, ang active DI Box? So, opposite from passive to active. Okay? Ano po yung mga active? Ay, ano po yung mga passive? For example, yung ano, yung bass guitar niyo, passive ito, walang baterya, walang nagpapagana na baterya. Ay gusto mo ano, direkta yung ano, yung bass guitar dito sa DI Box. Yan. Okay? From passive to active. And then nag-convert siya ng XLR. So, pwede nang ano, tumakbo ito ng 60 meters, maximum 100 meters papunta sa mixer. So, assuming na ito po yung ano, yung 60 meters ninyo, okay? 60 meters o 100 meters maximum. Yan. So, pwede mo nang ilagay ito sa ano, sa stage, ito na sa likod. Malayo na. So, yun po yung active. So ano po yung ano? Ano po yung mga ibang passive na linalagay? Yung ano, acoustic guitar. Ito po. So acoustic guitar active papunta sa mixer. Okay? Ito po, take note. Kung minsan yung mga ano, yung acoustic guitar may baterya po 'yan. May baterya, pero yung ano, output ng ano, acoustic guitar, mababa po. So, kailangan po gagamit kayo ng ano, active DI Box para sa acoustic guitar. Okay? Ano pa? Ang ano, mga passive. Okay, basta isipin ninyo ang opposite. Yun lang, isipin nyo. Passive, active. So, punta na naman tayo dito sa ano, sa passive DI Box. So, ito na yung ano, yung active DI Box, may power supply, may phantom power. So, ito naman sa ano, sa passive DI Box, walang power supply, walang phantom power. So, ano po ang linalagay natin dito? Yung high level, yung mga kagaya ng headphone output, line out. So, kagaya nito, headphone output, o dito sa likod, mayroon yung line out. Ang gagamitin natin ay passive. Okay? Passive. So, headphone output, passive DI Box, papunta sa mixer. So, yung head amplifier na ngayon ay pwede mong ilayo doon sa stage, dito sa likod. 60 meters ang distance. Okay? Siguro malinaw na naman yan. So, mayroon pang ano, isang sitwasyon dito. Yung ano, electric guitar, for example, yung electric guitar ninyo ay passive na, passive ito. Dumaan ito sa ano, sa effect. Kahit yung ano, effect na single pedal o yung multi-effect na marami, sinaksak nyo na sa multi-effect, yung maraming effect, ang lalabas doon magiging, ano, magiging active na. So, ang gagamitin ninyo doon sa DI Box ay
passive ang gagamitin nyo na DI box dahil dumaan na sa effect, dumaan na sa mga may power supply. So, yan, nagkaiba ng passive at saka active. So, ang ano ko dito ay mayroon akong itadagdag dito kasi may nabibili na ano na head amplifier kagaya nito. Pang bass guitar ito. So, mayroon siyang naka-built-in na DI box. Tingnan nyo na lang kung may nakasulat na DI box. So, bass guitar. Yan, kulang na lang ng speaker, no? Bass guitar, papunta sa mixer. Okay? So, kapag hindi pa kayo nakabili ng ano, head amplifier, piliin nyo na lang yung naka-built-in yung DI box. May DI box na. So, from bass guitar to mixer, 100 meters maximum, 60 meters, o depende kung ano lang gusto nyo. Mayroon mga, hindi lang sa bass guitar, kahit sa yung normal na ano na head amplifier, mayroon kayo nakikita na DI box, mas maganda na po yung may naka-built-in na. Okay? That's all. Sana nakapagbigay ako ng kunting tip o nakapag-share ako sa mga may balak magkaroon ng ano ng mga live band. So, maraming salamat. And don't forget to like and share and subscribe para lahat po ng video ko ay updated po kayo. Maraming salamat.